pag-uusapan natin ngayon, ang i-share ko sa inyo is yung paano ba to? Yung perspective naman ng mga empleyado or nagtatrabaho. Kasi madalas ang tumatayo dito, mga pastor. Tama? And sila yung nagsasabi na ito yung sinabi ni Lord, ito yung sinabi ni Lord, ito yung sinabi ni Lord. Ganun, di ba? Ngayon, may instruction din si Lord sa mga nagtatrabaho, sa mga workers. Kung ano yung gusto niyang mangyari sa marketplace. Right? So, ang title lang ng ano bang tawag dito? Preaching or instruction or yung i-share natin today is yung kingdom to marketplace. So basically, ang ibig sabihin lang nito kung paano natin ipapakita sa marketplace yung kingdom na nararanasan natin. Kasi hindi naman pwedeng tayo lang nakakaranas nun. Di ba? Tama ba? Hindi naman pwedeng sa atin lang yon. Sabi ni Lord kasi, di ba, the earth is the Lord's. Hindi naman sinabi ni Lord na TCTL is the Lord's. Tama? Sabi niya, the earth is the Lord's. Meaning lahat ng nandito sa mundo, kay Lord yan. So ang ano natin, ang trabaho natin or ang share natin doon is to share kung ano yung nararanasan natin dito sa kingdom. Alright, ito. Kingdom to marketplace. Ang unang assignment na binigay ni Lord sa mga tao ay hindi worship, but work. Genesis 1:1, ano sabi ni Lord? Nagsimula yung Bible, ano sabi ni Lord Genesis 1:1? In the beginning, God created. Ayun na God, nagtrabaho agad si Lord. Hindi naman siya sumamba agad or ano, di ba? Hindi naman siya nag-create ng tao agad, tas sambahin mo ako. Di ba? Hindi naman ganun eh. Sabi dito, in the beginning, nagsimula ang Bible, God created. So nagtrabaho agad si Lord. So when you think of Christianity, ang unang pumapasok sa atin kasi worship eh, di ba? Ayun, worship. Ayun yung unang pumapasok pag, halimbawa, may aanyayahan kayo sa trabaho, sa kapitbahay or trabaho niya. Tara, punta tayo sa church. Ang unang iisipin ng mga tao is worship. Di ba? Praise and worship, di ba? Isang oras na makikinig. Sabi dito, but hindi yun yung sabi dito, but God's priority in His scriptures are very clear. Sinabi ni God, ang unang assignment niya based sa Bible is work, not worship. Nagets? Sa pag-iisip ng Diyos, work is more important than worship. Hindi ko sinabing mas importante or sabi doon, work is more important than worship. Hindi sinabing work is important than worship. Ang sabi doon, work is more important than worship. So meaning, work is the number one priority than worship. So nandito yung work, nandito yung worship. Alright? Just to give you an example, may mga instances kasi sa buhay ng tao na God rebukes acts of worship, rejects acts of worship, yung mga ginagawa. Diba? At minsan sinasabi niya pa na hindi niya gusto yung mga acts of worship na ginagawa ng mga Kristiyano. May mas gusto siyang isang bagay. Ano yan? Sa tingin niyo, ano yung mas gustong bagay ni Lord? It's good work. Hindi lang basta work, basta good work. Diba? Diba sabi nila may mga kwento na pag umakyat ka sa heaven, ano bang sasabihin sa'yo ni Lord? Ang sasabihin ba sa'yo ni Lord pag pumasok ka sa entrance ng heaven? Good worship, my faithful servant. Ganun ba sinasabi ni Lord? Diba? Sa mga kwento ng ano, ganun ba? Diba? Anong sabi niya doon, Pastor? Good? Well done.
My good and faithful servant. So parang ano siya eh, good work, ganda ng ginawa mo sa lupa. Di ba? So, ito yung context natin, dito tayo magbe-base. Pwede natin basahin sabay-sabay. Genesis 1 verse 26. Alright, so dito, Genesis 1 verse 26, dito natin makikita yung unang assignment na binigay ni Lord sa atin. Sabi dito, and let them have dominion. So ibig sabihin, pinagkatiwala ni Lord sa atin yung mga bagay na ginawa niya. Kumbaga si Lord, para siyang hardinero. Tapos, sa sobrang laki ng lupain niya, hindi niya naman machi-check lahat eh. Kamusta na yung mga baka ko, kamusta na yung mga kabayo ko, di ba? Hindi niya machi-check yung lahat. So nag-e-employ siya ng mga trabahante niya para mag-check ng mga 'yan, 'di ba? Ganun ang ginagawa ni Lord, ganun ang ginagawa ng mga hardinero, ng mga negosyante. So next context natin is yung ano, ito Genesis 2 verse 1 to 2. Paspabasa ulit, no? Alright. Work is introduced in the Bible in Genesis chapter 2. Sabi dito, by the seventh day, God has finished work He had been doing. So on the by the seventh day, God had finished work and work He had been doing. So on the seventh day, He rested all from His work. So some Christians believe that the result of fall of man. Wait lang ah. Ah, yon. Some Christians believe that work is the result of fall of man. Tama? Ayun yung ano, yun yung iniisip ng mga Kristiyano na kaya nagkakasala yung tao dahil sa trabaho. Dahil sa trabaho. Pero sabi dito sa Bible, work is introduced before magkasala yung tao. Wala pang tao na ito eh. Di ba? Yes. Chapter 2, wala pa. Hindi pa sinasabi ni Lord na God created man. Di ba? Ginawa niya pa lang yung mundo. Wala pang ano, wala pang kahit na ano. So, bigyan ko kayo ng ratio ah. Binigyan tayo ni Lord ng, ilan ang araw sa isang linggo? 7. Binigyan tayo ni Lord ng 6 days for work, including Saturday na kasi ngayon eh. Di ba may mga trabaho na ng Saturday. And one day for work. For rest, sorry. 6 days for work and 1 day for rest. Let's say, bigyan ko kayo na example ha. Halimbawa, magtatrabaho tayo and halimbawa si Lawrence. Ako yung boss niya. Tapos, security guard kami. This is an example, security guard kami. Sabi ko kay Lawrence, gusto ko daily, sa isang araw, check mo lahat ng nasasakupan natin. 6 times a day. Ganun yung instruction ko sa kanya. At isang beses sa isang araw, ipagtimpla mo ako ng kape. Ano yung mas mahalaga dun? Tingin nyo, para dun sa boss ni Lawrence. Ano yung mas mahalaga? Yung kape? 6 times, di ba? Kasi ayun yung trabaho namin eh. Security guard kami. So, in that principle, makikita natin na ang work ay mas important sa rest. Tama ba? Kasi 6 days, 6 is to 1. Mas marami dapat yung nagtatrabaho tayo kesa sa nagpapahinga. Tama? Next. Basa ba? Yes. All right. So, Genesis 2 verse 5 to 15. So dito iikot yung 5 to 17. Dito iikot yung discussion natin. Can we read again? Now, God
All right. So first thing God did was work. And his work produced work. So he made man to work and he gave man work. Naintindihan nyo? Ulitin natin. First thing God did was work, and his work produced work. So he made man to work and he gave man work. So ayun yon yung sinasabi sa Bible na and let them have dominion sa buong mundo. Ginawa tayo ni Lord para mag-take care or sakupin ba yung mga ginawa niya or pangalagaan ba. Sabi din dito sa scripture dito na makita natin is yung Eden. Ano ba yung Eden? Sa tingin niyo? Garden of Eden, paradise. Yeah. Ako, ngayon ko lang din nalaman to eh. Eden is not a name. Sabi dito, it's a Hebrew word that means a spot, or a moment. It also means the present moment or the moment of His presence in a spot. Meaning yung Eden, lugar siya na nandun yung presensya ni Lord. Tama? Alright, God created man at inilagay niya dun sa Eden. Kung saan nandun yung presensya ni Lord. Tama? Now, when God took the man, ano instruction niya? Verse 15. Ano, the Lord God took the man and put him in the Garden of Eden to work and take care of it. Anong sabi doon? Sabi niya, ginawa ni God yung tao at inilagay niya doon sa Eden na nandun yung presensya ni Lord para pangalagaan, magtrabaho yung lugar na ginawa niya, no? All right, let me tell you something. Ang purpose ng presence ni God is for work. Tama? Now, when you lose God's presence, what will happen to you? Pag nawala yun, you will malfunction or masisira. Or sa Christian words, or sa lingwahe natin, or sa mga terms natin, manlalamig. Or worse, go backslide. Ayun yung nangyayari sa atin ngayon, di ba? Ayun yung nangyayari or resulta ng kawalan ng presensya ni Lord. That's why worship brings God's presence so you could go to work. Tama? Kaya meron tayong Sunday worship service para mag-replenish ng presence niya na nawala during the 6 days na nagtrabaho tayo. Alright? Ayun yung purpose niya. That's why yung iba, merong mga midweek service. Kasi gusto nila, nare-replenish agad sila eh. So tingin ko, mas nakakapagbigay sila eh. But siguro 3 days pa lang, ubos na yung presence na binigay sa kanila, Lord, your anointing nila, diba? Para siyang ganito. Bigyan ko yung example. Para siyang tumbler na may tubig. No? Inom lang ako, saglit ah. Alright, para siyang tumbler na may tubig. So every time na pupunta ka sa work mo, Monday, Tuesday, Wednesday hanggang Saturday, kailangan mong magbigay ng tubig na nasa tumbler mo. Meaning yung tubig na yun, yun yung nakuha mo sa Sunday service. Eh yun yung nakuha mo, nilagay mo sa tubig. At pag pumasok ka sa trabaho, kailangan mo mag-share. Kasi hindi mo naman alam kung yung mga katrabaho mo or yung nasa paligid mo sa workplaces, nakakapakinig ng Word of God. So, ikaw, ang kailangan mo pagdating mo dun, ikaw ang mag-spill ng anointing sa kanila, yung nakuha mo.
At pag nagbibigay at nagbibigay ka, hindi naman bottomless yan eh. Yung tumbler na may tubig eh, di ba? Nauubos yan. So sa 6 day, sa pang-anim na araw, syempre konti na lang yung maibibigay mo. That's why meron tayong 7th day. Magre-refill tayo dito. Tama? Kaya tayo nandito ngayon. Magre-refill tayo ng anointing ni Lord para may ambag ulit tayo pagpasok natin. Simula bukas hanggang sa Sabado. Tama? Alright. Sabi kasi, if you have the presence of God, you can do all things. Sabi, di ba? Philippians 4:13. I can do all things through Christ who gives me strength. Di ba? So kahit anong ibigay ng na task ng boss nyo sa inyo, kaya nyo gawin yun. Kasi meron kayong anointing eh. Di ba? Nung Sunday, hindi naman pag pinagawa kayo ng boss nyo ng task na, o gawin mo nga to, ay, boss, ano eh? Hindi ko pa alam yun eh. Aaralin ko pa yun eh. Pwede bang ganun? Sino mga nagtatrabaho pala dito? Taas ang kamay nga. Pwede bang humindi sa utos ng boss nyo? Pwede. Pwede ba yun? Sino nagsabi ng pwede? Pwede akong mag-apply dyan? Diba? So kahit hindi mo alam, may anointing ka ni Lord eh. At saka alam mo yung Philippians 4:13. Diba? Alam mo yon na kahit hindi mo alam yung pinapagawa sa'yo, gagawin mo yon, susunod ka. Kasi may anointing ka ni Lord eh. Tama? Naalala niyo yung story ni David and Goliath? Sa tingin niyo, kaya ni David si Goliath? Tingin niyo? Ang liit na tao ni David, tapos si Goliath. Giant, di ba? Pero may anointing siya ni Lord. Sabi ni David, may anointing ako ni Lord, ba't ako hihindi sa'yo? Di ba? So, inayos niya yung slingshot niya and tinamaan niya si Goliath. Ganun yung kwento sa Bible school dati. Di ba? Alright. Now, bigyan ko kayo ng stats. Ito yung stats na ginawa ng University of California sa US na may kinalaman sa work among Christians. Alright? Ano to pag-aaral? Kasi dun yung mga ano eh. Alam niyo ba na ang pinakamahal na bagay ngayon is hindi nag-gold. Sino nagsabing gold ang pinakamahal na bagay ngayon? Sa panahon ngayon ah. Sino nagsabi? Wala. Hindi nyo rin alam. Lakasit tayong gold, no? Mamaya, alay nyo, may Italiana gold naman tayo, no? Yun. Before, pure gold daw. Yun ang sabi before eh. Ang pinakamahal na bagay is yung gold. Kaya dapat mag-imbak ka. So by the time. Pero ngayon iba. Iba ang mahalaga or pinakamahal na bagay ngayon. Data. Data ang pinakamahal na or ang pinaka mahalagang bagay sa panahon ngayon. So, bigyan ko kayo ng stats na ginawa ng University of California. Number one, wala? Yeah, number one. Basa nyo? Hindi. Number one, 70% of our daily lives is spent at work. Tama? Ilang oras ba kayo nagtatrabaho? 8, 9, kasama lunch. So, that includes, 70% na yun, that includes preparation mo for work, biyahe papasok, 9 hours of work, at biyahe pa uwi. Tama? Ayun yung ano, yung 70% ng daily lives mo. So 30% lang yung tulog mo, yung kasama sa family. So dun ka mas madalas. Number two, 50% of Christians have never heard
have never heard a sermon at work. So meaning, 5 sa 10 Kristiyano hindi nakakapakinig during ng preaching during work hours nila. Siguro sobrang busy sa trabaho, maraming ginagawa, and wala ka ng way or wala ka ng panahon. Alright? Pero salamat sa technology. Kasi we're living in the 20th century na. May Facebook na, digital. We have Facebook, we have YouTube, we have Spotify. So by the way, no? Hindi na naman kita. Merong Spotify channel, yung School of Church Builders. Alam niyo yung Spotify? Sino kakaalam? Pakitaas ang kamay. Sige, taas nyo. Nako, millennials lang. Millennials saka Gen Z lang. Yung mga doon po, alam niyo po yung Spotify. Mas maganda to. Sa YouTube or sa Facebook. Kasi parang ano lang to eh, parang MP3, parang radyo. Gusto niya yun, radyo, naabutan niya radyo. Para tong radyo lang. So, I encourage everyone na, yun, maglagay kayo sa phone nyo ng Spotify. Kasi dito namin ilalagay din yung ano, isa to sa magiging channel ng mga preachings na maririnig nyo dito, i-upload natin yan doon para mapakinggan nyo anytime, anywhere you want. Nagda-drive kayo, nagluluto kayo. Hindi nyo kailangan tumingin-tingin sa likod. Andun yung ano, nandun yung TV, di ba? Titingin-tingin kayo kung may pinapanood. Eto, anytime, kahit gawin yung pampatulog, pwede to. Para siyang radyo lang talaga. So, Spotify, follow nyo yung podcast ng School of Church Builders by WRB. Ayun yung channel for now. But, tignan natin, baka pwede tayo mag-create ng 40 CTL lang yung mga nandito. Kasi ito, yung SCB, yung ginagawa every Monday. Ayun yung naka-upload for now dito. So kung hindi nyo pa napapakinggan yun, maganda to. Alright? Spotify. Alright. Tuloy tayo. Number 3. Yan. Number 3, 70% of Christians have never been taught of theology, of work. Meron bang mga pastor or nag-speak dito na nag-speak or nagtuturo kung ano dapat ang gawin nyo sa trabaho? Meron? Meron! Grabe naman kayo. Wala ba? Meron! Merong nagtuturo dito. Kaya nga 70% lang yan, hindi sinabing 100% eh. So meron dito. Siguro hindi lang natin napipick up yun. Kaya ako ginawa tong message na to para 100% para sa atin lahat to. Sa mga trabahante. No? Tama? Ano yung assignment ni Lord sa atin? Alright. So naisip nyo ba yun, no? Yung nasa work kayo, 70% of your daily lives, sa tingin nyo, hindi God's will ni Lord yung nanandun kayo? Meron bang ganun kayong feeling? Meron? Wala. Ang sasaya niya sa trabaho. Ang galing ah. Ako hindi. Merong mga araw kasi ako na feeling ko hindi ako dapat nandun. Kayong galing niya. Si Glide. Nagtatrabaho to si Glide eh. Glide. Saan nagtatrabaho Glide? Sa QC. BPO. So everyday nafe-feel mo na nilagay ka ni Lord doon. Diba? So yun yung ano eh, yun yung naiisip natin eh. Kaya minsan yung mga iba sa atin ano eh, hindi na feel pumasok or mabigat yung pakiramdam pag pumapasok. Kasi iisip nyo, hindi naman God's will to eh. Ginagawa ko lang to para magkasahod ako eh. O ano eh. Or
tawag nito, or may pangkain ako eh, pangbili ako ng Shopee, may pambayad ako ng Shopee ko eh. Di ba? Ayun lang iniisip natin eh. Kaya, alright, so, ayun. So, that's why nakikreate yung mga ganitong sermons, yung ganitong preaching, para pag Monday, naalala niyo yung tumbler kanina na may tubig, di ba nag-refill tayo ngayong Sunday? Eh, yun yung purpose nun para pag Monday to Saturday or to Friday, meron kang good vibes na ipapaambun sa mga katrabaho mo dun. Hindi naman pwedeng ikaw yung magsisimula ng papasok ka sa trabaho tapos bugnutin ka na naman na, ano ba yan, tagal na naman mag-weekend. Di ba? Ganun ako eh. Kaya dito ko natutunan na dapat ako pala yung nagsisimula ng ano? Ako pala yung nagsisimula ng positive energy na let's go to work this week. Hit natin yung mga target natin, yung mga deadlines natin, hit natin this week, di ba? Hindi pwedeng ano eh, laging weekend eh. Pag laging weekend, atay sahod. At tayong pambayad sa Chapi, sa Lazada. Tama? Alright. Saan na tayo? Alright. Dito no? 70% of Christians have never been taught of theology of work. That means 70% ng Christian ay walang biblical conviction or foundation sa 70% ng buhay nila. Tama? Alright. Ngayon kasi dito, kaya yung naintindihan ko na ang pag-iisip ng ibang tao is the way to please God is to leave your job and become a pastor or preacher or full-time ano, di ba? Ayun yung naiisip nila eh. Kasi naiisip nila, ayoko na doon sa trabaho ko. Ano, lalayo ako sa church, tsaka di na ako nakapagsimba. Tapos, at least dito, magpapastor ako, lagi akong nasa presensya ni Lord. At hindi tama yun. Dito ko lang napagtanto ah, na hindi tama yung ganung mindset. Dahil yung work natin is yung calling natin. Tama ba? Tama ba? Hindi naman pwedeng lahat tayo dito pastor. Tama? Kaya ka nilagay ni Lord doon kasi may purpose siya doon. Siguro ngayon, hindi pa lang natin nalalaman or nafe-feel yun na kung ano yung purpose ni Lord doon. Pero kaya ka nandun kasi may purpose si Lord sa'yo doon. Tama? Hindi pwedeng lahat tayo dito pastor. Kasi magkakagulo tayo dito kung lahat tayo pastor tapos wala nang church member. No? Alright? Next. 70% of Christians have never thought of a sermon concerning vocation. Alright? Ito yung sinasabi ko kanina eh, na yung 70% ng buhay nyo, iniisip nyo, nandun kayo sa 70% ng buhay nyo, nandun kayo sa workplace nyo, pero iniisip nyo hindi yung God's will. Ito yun. Kaya ang ini-encourage ko dito, yung positive energy ba? Tumbler of water. Spill good vibes pagka nasa trabaho tayo. Hindi naman kailangan ano eh, pagpasok mo sa trabaho, ipagpipray mo agad sila lahat. Di ba? Medyo mawiwirdohan sa inyo yun. Kasi siyempre, hindi naman lahat doon believer eh. Ang kailangan mo lang, ipakita mo kung ano yung dapat na gagawin mo. Di ba? Papasok ka ng on time. Hindi ka mag-extend ng lunch break mo. Tama? Magtatrabaho ka ng beyond your capacity or yung scope of work mo. Magtatrabaho ka ng ganun. That's simple ways na ipakita mo yung ano eh, yung ano ba? Yung Philippians 4:13 na kahit binigyan ka ng task ng boss mo na hindi mo alam. Philippians 4:13 eh. I can do all things, di ba? Kahit pag pinagkuskus ka ng ano eh, ng toilet bowl eh, I can do all things. Tama?
Pero hindi naman not to the point na siguro yung ganun. But yun, ang sinasabi ko dito is, tayo dapat yung nagsisimula ng positive energy or good vibes sa workplace natin. Hindi tayo yung magsisimula ng union sa trabaho na ano ba naman tong kumpanyang to? Di ba? Hindi dapat ganun na late naman magpasahod na ito. Sabado na. Friday dadating yung Shopee ko. Wala akong pambayad. Diba? Tayo yung magbigay ng positive energy na sabihin nyo na lang sa mga trabaho, yaman na, baka naman ano, pautangin nyo yung katrabaho nyo kung may extra kayo, o pambayad mo siya Shopee mo, diba? Simpleng bagay. Nakikita ng mga katrabaho natin yung kingdom na nararanasan natin sa mga ganong kaliliit na bagay. Tama? Yung hindi ka na nasyo-short, di ba? Meron kang, dati, ikaw yung nangungutang, ngayon, ikaw na yung nagpapautang, di ba? So, nakikita nila yun, dati pinapautang ko lang to si Lim, ah. Ngayon, siya na nagpapautang sa akin, tapos kahit hindi ko nabayaran. Gusto niyo ba yung ganon? Gusto niyo ba yung ganon? Yung nagpapautang kayo, tapos kahit hindi nabayaran, okay lang sa inyo. Ako gusto ko yun. Gusto kong dumating ako sa point na ganun. No? Yung magkasira na lang kami sa Facebook, tapos kahit hindi niya nakabayaran. Diba? Mag-i-status ka na lang sa, sige, next month, pag di ka pa nagbayad, ipopost na kita. Diba? Eh, ganun. Ganun yung mga ibigay natin sa kanila na, sige, pairamin muna kita, bayaran mo na lang. Gugulat sila ba? Ayos to. Dami sigurong blessings dito sa church nila. Diba? Alright. Next. Yun. Yeah, number, pangilan na to? 1, 2, 3, 4, 5. Number 5. Sorry. 5, yan. Only 26% of Christians have asked to develop a ministry in their workplace. Tama? Kayo ba sinasabi sa inyo dito na maggawa ka ng small group sa work mo? Wala naman, di ba? Meron ba? Hindi lang tayo sumusunod, pero meron pala. Di ba? Kaya may 26%. So, kabilang tayo sa 26%. Tama? Merong iba na... So, hindi lahat eh. Hindi lahat ng Christians eh. May nabasa akong quote. Nabasa ko lang to eh. Sabi niya, "All Christians are born equal, but full-time Christians are more equal than the others." Tama ba yun? Na mas favored sila WRB, sila Pastor Chris sa atin? Tama ba yun? Ito kasi yung paniniwala ng ibang mananampalataya eh, na mas favored sila. Mas favored yung mga full-time Christians, kaya gusto yung iba gusto mag full-time Christian na lang ako, mas ano, mas malapit ako kay Lord. Everyday ako nasa church, everyday ako nagpe-pray. Now, yung mga ganong mindset, alam niyo ang result nun? Kung gusto mong i-please si God, kailangan mo mag-resign sa trabaho mo at mag-full-time. Ganun yung mga ganong mindset. At yung mga ganong bagay, hindi basta-basta yun. Hindi bastang nabwisit ka sa mga katrabaho mo, sa boss mo, mag-resign na lang ako, full-time na lang ako. Hindi ganun yun. Di ba? Kinausap nyo ba yung church nyo na pwede kayo mag-full-time dun? Hindi naman ganun kadali yun eh, di ba? May mga tao na called for that. And may mga tao na called for this one. Tama? Alright. Alam nyo kung bakit nasisira ng ganung mindset yung pag-iisip or pag-iisip ng mga Kristiyano? Yung mga ganong, full-time na lang ako, ayoko na dun sa trabaho ko. Pangit yung mga tao dun. Bagal magpasahod. Walang bonus. Alam nyo kung bakit?
kung bakit maling mindset or maling thinking yun. Sabi dito, kasi sinisira niya yung opportunity ng mga Kristiyano to win the world. Tama? Kung magpunta tayo dito sa lahat, tayong lahat, kung magpunta tayo dito sa church lahat, tayo lang masisave. Tayo lang makaka-experience ng grace ni God, di ba? Ng kingdom of God. Eh, anong sabi sa Bible kanina? Ano sabi dun? Sa verse, Genesis 2 verse 15, tama ba? Genesis 2 verse 15. And let them have dominion sa lahat ng tao, sa lahat ng bagay na ginawa niya. Tama? Hindi sinabing, and let them have dominion sa TCTL Church. Tama? Ganun ba sinabi ni Lord? Hindi. Kaya kailangan natin, tayo yung, ang mga empleyado, ang mga may trabaho, yung workforce ni Lord sa marketplace, sa sphere of, yung area mo ba? Tayo yun. Tsaka mas malaki dun. Mas malaki dun, mas kailangan tayo ni Lord dun kasi mas maraming kailangang trabaho at maraming kailangang gawin doon. Tama? Minsan kasi, ito, siguro sa ibang church lang meron na ito. Oh, parang sa ibang church ko may mga naririnig ako na pinapapili yung mga church members. Ano ba mas mahalaga? Trabaho mo, yung ministry mo. May ganun eh, di ba? May ganun tayong thinking eh. May mga, naranasan nyo ba dito yon? Naranasan nyo? Hindi dapat ganun yung mindset eh, na papipiliin mo yung mga church members na, saan ka ba talaga? Trabaho ka o magpa-full-time ano ka? Hindi naman pwedeng full-time tayo lahat dito. Kaya ba tayong, Pastor Chris, kaya ba tayong pasahurin lahat ng ano? Ng church. Kasi dito na lang ako, kung ano. Di ba? Andali dito, maglilinis lang ako ng ano. Pwede pa ako sigurong ano, umuwi ng mas maaga. Hindi pwedeng ganun. Yung ganung mindset, imbis na pumapasok sila dito, lalo silang umaalis. Tama? Lalo silang hindi babalik dito kung papipiliin nyo ng papipiliin. Ano? Sino bang priority mo? Yung trabaho mo o si Lord? Sino bang Diyos mo? Yung trabaho mo, si Lord. Tanggalin na natin yung ganong mindset. Kailangan natin yung mga empleyado, yung mga trabahador, dun sa marketplace nila. Diba? Next. Pakisabi nga sa inyong katabi yung phrase na, workplace is God's place. Alright. This means, yung pinagtatrabahuhan nyo or yung 70% of your daily lives is God's place. Tama? Kung nasan kayo, kung saan kayo dineploy ni Lord, God's place yan. Again, hindi lang TCTL Church ang God's place. Kung saan kayo nilagay, 70% of your daily lives, God's place yan. Question, ano ba hinahanap natin mga Kristiyano? Anong hinahanap natin na mga isisave? Tayo ang tawag sa atin is believers. Tama? Ano tawag sa atin? Anong hanap natin? Oh. Unbelievers ang hanap natin, no? Hindi nyo naisip na nilagay na kayo doon ni Lord kung nasan yung mga unbelievers. Tama ba? Anong pinapagawa sa inyo ni Lord? Save the lost, di ba? Save the lost. Share the gospel. Save the lost. So, meaning, kaya ka nilagay ni Lord dyan kung nasan ka man 70% of your daily lives. Kasi maraming unbelievers dyan, maraming lost. Kaya tayo doon nilagay ni Lord, no? So, meaning kung ano man yung workplace mo, ngayon, nilagay ka dyan ni Lord kasi may purpose siya.
one more thing, hindi ka lang nilagay ni Lord doon dahil sa purpose mo. Pinapasahod ka pa doon. Hindi ka lang basta pinalagay doon ni Lord, di ba? Binibless ka niya, gamit yun. Tama? Yes. Alam niyo ba na one vessel ni Lord, isang vessel ni Lord ng blessings niya is yung trabaho mo. Kasi doon kanya binibigyan ng pang grocery, pang shopping, pang Shopee, di ba? Doon ka binibless ni Lord eh. Pang Lazada. Huwag kayong mag-settle doon sa mga pabarya-barya lang. May mas malaking plano si Lord sa inyo. Ano sabi sa Jeremiah 29:11? Favorite verse ko to. Ano sabi? Sabi dito, yung sabi ni Lord, plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a good future. Sinabi ba ni Lord na future lang and a future? Lahat naman tayo may future eh. Tama. Ang sabi dito, good future. So meaning nakalatag na kay Lord yan. Alam ni Lord kung saan ka dadalhin. Alam ni Lord kung by this age, ano na yung career mo, ano na yung social status mo. Nakaplano na yan kay Lord. Ang gagawin mo na lang, sumunod sa Kanya. Tama? Bigyan nyo si Lord. I mean, bigyan natin si Lord ng way kung paano tayo i-bless. Amen? Kasi hindi naman pwedeng maglilingkod ka lang ng maglilingkod eh. Paano tayo i-bless ni Lord kung maglilingkod lang ng maglilingkod? Tama? Look at Pastor Chris. Sa tingin nyo, pastor lang si Pastor Chris, hindi yan nagtatrabaho, hindi yan, wala yung side hustle na tinatawag ng mga Gen Z ngayon. Alam nyo yung side hustle? Hindi nyo alam? Anong generation po kayo dyan? Kasi dito, mga ano eh, Gen Z. Timeline. Sideline. Ayun. Sideline is side hustle ang tawag ng mga Gen Z dun ngayon. Side hustle. Kumbaga, ito yung main mo, ito yung 70% of your daily lives. Like, Pastor Chris, 70% ng daily lives niya, kailangan, nandito siya sa church. Kailangan niyang asikasuhin kung ano yung mga kailangan dito sa church. And may side hustle si Pastor Chris. Pro-life. Kumuha na ba kayo ng insurance nyo? Alam nyo ba kung anong benefits sa makukuha sa insurance? Diba? Yun yung side hustle ni Pastor Chris. Kasi hindi naman siya pwedeng dito lang sa church eh, tapos aasa dun sa binibigay sa kanya ng church. Tama? Tatlo anak ni Pastor Chris. Tingin nyo kaya niyang pag-aralin or ano, pakainin yung ano niya? Hindi! Kailangan meron ka rin side hustle. Tama? At isa yun sa workplace ni Pastor Chris. At dun, nakakatulong na siya magbigay ng insurance at savings. Pwede pa siyang maghikayat na punta ka dito sa church namin, di ba? Or more of pwede niyang dun na dalin. Ituro niya na dun yung ano. So ganun yung mga kailangan na natin ngayon. Hindi lang basta-basta aasa ka na Lord, nag-aano naman ako sa iyo. Nag-minister naman ako sa iyo eh. Baka pwede mo naman akong bigyan ng ganito, ganyan. Magandang cellphone pang ano, pang iPad or ano para pag nagti-teaching si pastor. Hindi naman pwedeng ganun eh, di ba? Ano yun? Hihingi ka sa iba or mag-aasa ka na ano, na bigyan ng ibang tao para i-bless ka. Ang tagal nun pag ganun. Unlike may trabaho ka, gusto kang i-bless ni Lord, gagamitin ni Lord yung trabaho mo para i-bless ka eh. Tama? Tama? Kaya yung mga nag-iisip dyan na umalis dun sa mga trabaho nila, stay. Andiyan kayo with the purpose. And that purpose is
ano? To win the lost. Tama? Amen? Alright. Meron akong maliit na testimony. Kasi lagi ko nababasa to sa ano eh, sa Facebook eh. Ay yung ano, yung phrase na I'm up, andito ako sa position ko ngayon na pinag-pray ko 5 years ago. Nababasa niyo yun? Sino nakabasa nun? Sino may Facebook? Sino, taas na kamay ko, sino may Facebook? What? Ba't iba wala? Ganun. So, nabasa ko yun sa Facebook and nag-hit sa akin yun. Sabi ko, oo nga no. Kung ano ko ngayon, ito yung pinag-pray ko 5 years ago, 2016 or 2017, di ba? Ayun yung pinag-pray ko. Dati kasi ang pinag-pray ko kay Lord, Lord, pingin naman akong salary increase dyan. Or promotion. Di ba? Pero hindi binibigay ni Lord yun. Dati ang hiningi ko sa kanya, Lord, pingin naman akong salary increase dyan kasi faithful giver naman ako eh. Lagi ako nagbibigay, Lord. Alam ko na yan. Magaling naman ako sa trabaho ko, Lord. Bigyan mo naman ako ng konting ano dyan. Yung tipo bang makakabuhay ng pamilya? Kasi that time, nagpa-plano na ako. 5 years ago, di ba? Pero hindi eh. Hindi binibigay ni Lord yun eh. I mean, miski sarili ko nga, hindi ko kayang buhayin eh. Tapos, di ba? So kung natisod ako that time, ayoko na nga. Hindi na ako magta-tights. Kasi, imbis na i-tights ko, ipang ano ko na lang. Pambili ko na lang sa Shopee. 8-8 sale next week. Pero imbis na ano eh, imbis na actually ano yun eh, that time may binibigay na increase pero hindi yun yung expected ko. Kaya nasasaktan ako. Ganun yung karamihan ng iba sa mga empleyado. Lalo na pag magaling ka. Sino magaling sa trabaho dito? Taas ang kamay. Wala. Ako lang. Hinahan nyo pala eh. Sino? Sino magaling sa trabaho? Yung tingin nyo, magaling kayo sa trabaho. Hala! Si ate, magaling daw sa trabaho. Hindi nga. Siyempre, pagka kayo, nasa trabaho kayo, dapat naniniwala kayo sa sarili nyo. So that time, feeling ko magaling ako eh. Sabi ko, galing ko naman eh. Nagtatrabaho ako ng maayos. Nagtatrabaho ako, nag-i-introduce ako ng mga technology na beyond dun sa nalalaman ko. Diba? Ang laki ng scope of work ko. Galing ko that time. Kaso, lit ng sahod ko. Tapos mag-iisip ako, ito, ramdam ko to sa mga nagtatrabaho. Yung mag-iisip ka na magre-resign ka, eh naalala mo ngayon, ilang buwan na lang, 13th month na. Ana? 13th month na. Anong buwan na ngayon? August. September, October, November. 5 months na lang, 13th month na. Mag-resign ka ngayon? Contentees na lang eh. Contentees na lang, mag-resign ka na. Di ba? Tapos, naibigay yung 13th month sa December. E January, increase period. Aasa ka na naman. Yes, may increase na ako ngayon. Mag-promote ako this year. Ganun ako eh. Sabi ko, eto na yun eh. This year is my year. Sabi ko eh. Tapos na-disappoint na naman ako. Hindi binigay ni Lord yung gusto ko. Sabi ko, ano ba yan? Eh, maiisip mo ulit. 13th month na lang, 6 na buwan na lang eh. Laki din yun, sayang. So, every year, ganun ka. Tama? Pero ang hindi ko nakita that time, yung mga bagay na binibless ako ni Lord na hindi monetary. Alam niyo kung ano yun? Binigyan niya kasi ako ng isang boss na magaling at yung talagang may believe sa akin. Yung binigay niya ni Lord sa akin at yung mga katrabaho ko na nagiging kasama ko or nagiging teammate ko sa pag-grow ng skills ko.
Ayun yung binigay sa akin ni Lord that time. So sa point na yon, ngayon ko lang na-realize yun na iba yung hinihingi ko. May binigay si Lord, hindi ko nakita. Buti na lang hindi ako umalis dun. Buti hindi ako nag-resign that time. So after 9 years of working in a single company, 9 years, first job, hindi ko first job yun technically. Pero 9 years ako nag-stay sa isang kumpanya. Meron akong another opportunity this year lang na mas malaking scope, mas maganda yung, of course, sinong lilipat ng trabaho na hindi mas maganda yung pay dito? Wala, di ba? Siyempre, kasama yon. Another blessing yun ni Lord. At ang another opportunity dito is ako naman yung medyo naging senior dito. So ako yung nagtuturo dun sa mga junior ko. Ayun yung isang opportunity na meron ako ngayon sa work ko. Minsan nga yung mga bago lang kasi ako dito 6 months, magsi-6 months lang ako. So minsan tinatanong nila ako, bakit okay lang sa iyo na magturo ng mga nalalaman mo sa amin? 'Di ba dapat madamot ka kasi baka threat kami sa iyo in the future. Ganun ba yung mindset ng mga empleyado dito? Ganun ba? Mga empleyado, mga trabahante, ganun ba yung mindset nyo? Na yung nalalaman ko sa akin lang to kasi pag nakuha nila, mawawalan ako ng saysay dito sa kumpanya. Turuan ko kayo kung ano yung mindset ko. Dito ulit tayo. Sa tumbler na may tubig. Ganito ang mindset ko sa trabaho. Pag puno to, hindi ko marirefill. Tama? Mag-uumapaw to at wala akong makuha. Ito lang ako eh. Kumbaga, ito lang yung alam ko. 25 bones. Ayan lang yung alam ko. Ayan lang yung kayang i-process ng utak ko. Ngayon, kung hindi ako magbibigay, hindi ako magkakaroon ng bago. Tama? Ganun yung mindset ko. Kaya, yung sphere of influence ko ngayon sa trabaho, more of a technical influence, ayun yung binibigay ko sa kanila. Kasi, hindi naman ako magiging ganito kung hindi rin ako tinuruan ng mga senior ko. Tama! Di ba? So, yun yung one way. One way of giving yun. Na hindi ka magiging makasarili dun sa binigay sa yung wisdom ni Lord. Amen? Alright. Now, tingnan naman natin yung mga kwento ng effective witnesses ni God sa Bible. Bigyan ko kayo ng mga iilan na effective witnesses ni God sa Bible. Pero before that, sabihin ko muna sa inyo kung sino yung mga hindi masyadong effective sa Old Testament. Alright, wala yata dito eh. So, number one, Isaiah. Sino si Isaiah? Ano si Isaiah? Prophet. Number one. Number two, Jeremiah. Sino si Jeremiah? Prophet. Prophet din si Jeremiah. Number three, Ezekiel. Sino si Ezekiel? Prophet din. Number four, Hosea. Another prophet. Number five, Joel. Another prophet. So, ito yung mga, tama ba, Pastor Chris? Ito yung mga prophet na gumawa ng book for the church. For Israel, di ba? Sila to. Sabi dito, but when God wants to reach the world, ang pinipili ni God ay yung mga taong katulad nino. Nino? Ito. Joseph. Sino si Joseph? Joseph da? Joseph is not a pastor. Joseph is not a preacher.
Joseph is not an evangelist. Isa siyang deputy prime minister. Trabahante. Si Joseph. Tama? Ang purpose ng kanyang trabaho is to witness for God. Hindi niya kailangang mag-resign to witness for God. Nandun siya sa trabaho. Ginamit ni God yung pagiging deputy prime minister ni Joseph para palitan lahat ng religious laws sa kanilang bansa. Sino yung king nila dati? Sino yung pinakatop ng Egypt? Sino? Pharaoh. Sino yung sinasamba ni Pharaoh? Sino? Araw. Sun. Yung araw ang sinasamba ni Pharaoh, di ba? Pero yung nakilala niya si Joseph, and Joseph, during his work hours, during sa trabaho niya, pinakita niya yung kingdom of God kay Pharaoh. Nabago si Pharaoh. Biglang, there's a sudden change. Tapos, and Pharaoh commanded sa buong Egypt to worship the God of Joseph. It all happened in his saan? Pakisabi sa iyong katabi, workplace. Doon nangyari lahat yun. Tama? Number two. Sino to? Sino? Sino si Daniel? Ano yung kwento sa Bible, sa Sunday school about kay Daniel? Daniel is a? Sino? Sa Lions din, di ba? Matend ba kayo ng Bible, ng Sunday school? Si matend ka ba dati? Naklase tayo eh. Diba? Si Eric. Naklase kayo dati sa Bible school. Sunday school eh. Napag-aralan ba natin to? Absent ka nun. Absent siya nun. Yeah. So, si Daniel. Daniel is not a pastor. Daniel is not a preacher. Sino si Daniel? Nagtatrabaho siya sa government. Politics. Yun si Daniel. So, gaya ni Joseph, ginamit din siya ni God na baguhin isang buong bansa. King Nebuchadnezzar was a demon worshiper. Isa siya sa mga pagans na may corrupt na religion. Corrupt. Pero nung nakilala niya si Daniel, bago din ang lahat. Tama? Sinabi ni King Daniel King Nebuchadnezzar kay Daniel, Daniel, dahil niligtas ka ng Diyos mo sa lions din, you will be promoted not from assistant secretary to secretary, but ikaw ay magiging assistant to the king. Diretso. Kita niyo yun? Ang laki ng promotion niya. Dahil pinakita niya lang yung presence ni Lord sa buhay niya. Yun yung mga favor, yun yung mga blessing na kapalit nun eh. Sabi niya, at tatanggalin natin lahat ng mga rebulto dito sa bansa, sabi ni King Nebuchadnezzar. At magsusulat tayo ng bagong batas na ang buong Babylon will worship the God of Daniel. Saan nangyari yun? Saan? Workplace. Alright? Number three. Ito, last. Number three. Sino yan? Sino si Nehemiah? Sino si Nehemiah? Bartender. Di ba? Ayun eh. Ayun si, pinaganda lang yung cupbearer, pero sa totoong buhay, bartender yun si Nehemiah. He works for the king. So sabi ni king kay Nehemiah, Nehemiah, hindi ko gusto yung nangyayari sa lugar natin. Sira-sira yung mga pader, tapos marami yung unemployment during that time, mga walang trabaho. Sabi ni Nehemiah, King, may idea ako. Sabi niya, kung ayusin natin ang mga pader,
kailangan natin ng mga trabahador. Tama? Maayos natin ng mga pader na solusyonan mo pa yung unemployment sa nasasakupan mo. Di ba? Wisdom. Binigyan siya ng wisdom ni Lord. Na para i-pitch yun dun sa king. Sabi ni ng hari, gusto ko yung idea mo. Na-solve nila pareho. I mean, saan nangyari yun? Saan nangyari? Workplace. So, yun yung mga tao na ginamit ni Lord to win the nations. Isang buong bansa yung na-win ni Joseph. Isang buong bansa yung na-win ni Daniel. Isang buong bansa yung na-win ni Nehemiah. Ang sinasabi ko lang dito, pagka gusto ni Lord na mag-win ng maraming tao, ang ginagamit niya mga trabahador. Kasi sila yung may sphere of influence. That. Tama? Kailangan ni Lord ng mga tao niya or mga people niya sa business sa business field. Kailangan niya ng tao niya doon. Kailangan niya ng tao niya sa law, mga attorney, mga lawyer. Kailangan niya doon. Kailangan niya sa health. 'Di ba? Doctors, nurse, kailangan niyan. Kailangan ni Lord yung mga tao niya mag-stand up doon sa mga workplace na pinaglagyan sa kanila. So, tatapusin ko to sa may ibibigay ako sa inyong mga word na dapat pag-isip-isipan nyo sa buhay-buhay. So, sabi dito, ayan, God is working in us. This is all about work again, ha? God is working in us. God is working through us. And God is working to the people who is around us. Alright? Now, let's go to work and bring the kingdom to our marketplace. Amen? Thank you, thank you. Thank you, Lem. Isa sa itinuro sa akin ng Panginoon this year is about the importance of reaching, ministering to the marketplace. And I realize, ako, katulad ni Chris, who is in the full time, we are not the right people to reach the marketplace. You know why? Kasi hindi kami nagtatrabaho ron. Our world is in the ecclesiastical world. Pero kayo, halos lahat kayo, nagtatrabaho sa marketplace, private or public. And so in the past, dun sa statistic na pinakita sa inyo ni Lem, malaking porsyento ng mga believers ay hindi naturuan about theology of work. Ang pinag-usapan po natin dito is about the theology of God, theology of worship, theology of ministry. Pero theology of work, okay? Pag sinabing theology of work, it's God's perspective, God's giving importance to the work na binigay sa atin ng Panginoon, no? At yun po ang isang naging malaking problema sa atin noon na pag ikaw ay gustong maglingkod sa Panginoon, you need to resign from your work and then go on full time, which is wrong doctrine, inaccurate belief. Na naghintay lang kung bakit naging mabagal ang conversion ng maraming unbelievers sa churches kasi marami sa ating mananampalataya ang ating pananaw ay maglilingkod lang tayo sa Diyos kung tayo ay nasa loob ng simbahan o yung trabaho ng simbahan o ministry ng churches, yun lang ang paraan ng paglilingkod sa Panginoon. So I was rebuked by the Lord at isa po sa amendments na aking ginagawa ngayon is really to
educate the church. At syempre, kayo ang uunahin ko, educate the church, okay? About God's perspective, about God's giving priority in value to work. Okay? At itong mga nakaramuan, actually, I'm preparing for a conference on October 30 to November 1. Ang target ko po rito ay mga professional, mga businessman, at lahat na may trabaho, whether you are sa trabaho nyo ay blue collar or white collar, as long na kayo po ay nagtatrabaho, kayo po ang target ko. Because yung huling binigyan sa atin ng halimbawa, sila Ezekiel, sila Daniel, they're raised by God to minister to the church or to the people of God, and they are not effective witness to the marketplace. Ang effective witness sa marketplace ay ang mga taong katulad nila Joseph, nila Daniel, nila Nehemiah, and these are personalities na sa buong buhay nila sila po ay nagtrabaho doon. Halimbawa si Nehemiah, barista pala si Nehemiah, di ba? Di ba? Si Joseph at saka si Daniel, ito ay nagsimula sa mga rank and file, but they are faithful in using the gifts that they have. Okay? At hindi basta sila naging witness. Ang unang witness na ginawa nila is show the people of the world how a person living under the kingdom of God should behave. Ito yung naging puhunan po nila. So, ito po ang aking prayer. Ito ang aking priority mula po ngayon to empower all of us, kayo po, para po maging effective witness. A general, a Syrian general by the name of Naaman, nakakilala sa Diyos ng Israel. Alam niyo kung sino ginamit? Katulong sa bahay. Kanina lang, papunta po kami rito, mayroon akong pinapakinggan mensahe. Sabi roon, be wise as a serpent and be humble as a dove. And yung konteksto po ng be wise as a serpent ay sa konteksto ng witnessing. And if Jesus said that be wise as a serpent, then pag-aralan po natin ang ahas. In the past, because of my religious mentality, ang alam ko, ang ahas, demonyo nire-represent niya. Hello? Pero ang sabi ni Lord, be wise as a serpent. Pagdating sa katalinuhan, matuto tayo sa aral ng ahas. Eh, akala ko ba ang ahas ay nire-represent si Satanas? Pero bakit sinasabi ng Panginoon na gayahin natin, matuto tayo sa aral ng isang ahas? Excited ba kayo? Niluluto ko pa ho yan. Pero meron ang patikim sa akin kanina. So, lahat ng mga empleyado, gobyerno, privado, pati ho kayong nanonood ngayon. Okay? Please, ilagay nyo na sa kalendaryo nyo, October 31, November 1. 3 days, 2 nights. Sa Woodland. October 30, 31, and 1. Sunday ng hapon. Monday, Tuesday. Tingin ko, sigurado ang November 1 walang trabaho, walang pasok. Sunday. So, ipitso ang Monday, malamang. Okay, so huwag niyong isipin magkano. Sigurado may bayad yan. Pero if you want to become skillful witness of God in your workplace, kanina sa pakikinig ko, kasi maski nagmamaneho ko, nakikinig ako para matuto. Okay? Dati, madalas ako manood sa 774. Wala si John. Si John lang nakakaalam niyan. DWIZ, mga kanta, mellow touch. Sabi ko, masyado kong nawawalan ng oras dito. Today, ay may pinakikinggan ako through Spotify. Okay? Messages. Okay? And, ano ba? Nawawala ako? Yeah, alam ko Spotify. May, about
about being wise as a serpent. And kanina, natutuwa ako kasi there are 10 characteristics of a serpent that we all need to learn. Sa sandaling matutunan daw po natin yan, you will become an effective witness. So please, mark it on you. Lalo na ho yung, anong tawag nyo sa sarili nyo? Gen Z ba kaya? Ano ba kayo? Ha? Millennial? Ano ba yung Gen Z? 2000? Hindi ba millennial yun? 2000? Ha? Hindi, yung year ang gusto kong ano. 85 to 90s millennials. Year 2000, Gen Z. So, mga pinanganak ng year 2000, Gen Z. Sila. Kami, baby boomers ang tawag sa amin. O, ba't natatawa kayo? Yun ang term sa amin. Baby boomers ang generation namin. Pero naririnig ko lang yan, pero hindi ko alam bakit tinawag na baby boomers. Sino nakakaalam? Bakit tinawag na baby boomers yung mga 60s? Ha? Will somebody make a research on that? Okay? Bakit tinawag na baby boomers generation yung 60, no? Please let me know. Okay? Pero I do believe you are now entering into an era where this gospel of the kingdom will be preached. And this gospel of the kingdom will be preached. And then, the end will come. And I tell you, hindi lang inaasahan ng Panginoon na mga pastor or full-time dito. The gospel of the kingdom will be preached unto all the world and then the end will come because I do believe God's people who are working in the marketplace will rise up and do fulfill your mandate. Now, Chris, it's a mandate now. Cause every young people ngayon no, na nagtatrabaho, young professional, bisyo na kayo ay maka-attend noong bringing the kingdom to the marketplace sa araw pong yun. Ayaw kung kayo ay naghahanap ng itlog sa panahon ng All Saints Day. Ayaw kung nagpa-party kayo sa mga simenteryo. Ipapanalangin ko talagang umulan ng malakas ang All Saints Day. Kung hindi maiwasan kayo dumalaw sa mga namatay na mahal sa buhay, huwag niyong gawin doon sa panahon ng October 30 hanggang November 1. Kasi hindi naman banal yung araw na yon. Pwede kayong pumunta nang wala pang mga tao ron. Before or after. Andiyan ho ba kayo? Huwag kayong sumabay sa tradisyon ng mga hintil. Nagkakaintindihan tayo? Make every opportunity to equip yourself. Okay? Yung sinasabi sa Bible na the harvest is ready but the workers are few, pray to the Lord of the harvest to send out laborers or harvester. Yung po palang harvester or laborers, ang tinatawag doon ay skillful laborers and harvester. Ako po'y pastor na, nagtuturo na, but every time na ako'y nakikinig, natututo pa ako. Okay? And I want to tell you this, 99.9% of the reason why God will bless us is not because you know how to pray. Marami sa atin, matagal na nagpipray, pero parang ang ganip ng pagpapala. Hindi na babago po yung plano ng Diyos sa pagpapala niya sa isang tao. And what is that? Ha? Huh? And God took the man and put him in the garden to work. Kanina may binanggit si Lem, baka magkamali kayo ng pagkakaintindi.
Yung sinabi niya, work is higher than worship. This is a theology of work. Actually, the highest demonstration of worship is work. That's the right term. The highest demonstration of worship is work. God Himself, yung sinabi niya na, most of the time, He is rejecting act of worship. These people worship me with their lips, but their hearts are far from me. It's not about our acts of worship. It's about what we are doing before, during, and after worship. The mere fact that the Bible speaks of work for 6 days, one day for rest, ang Diyos, tinitingnan niya kung paano tayo magtrabaho. I can testify, mga kapatid, that God has brought me in this status in life because I know how to work. Maski nag-iisa lang ang kamay ko, masipag po ako. Ang iba sa inyo, tulog na, nagtatrabaho pa ako. Hello? Ako ho, maski bakasyon, nagtatrabaho ako. Ako, maski nasa isang resort, nagbabakasyon, nagtatrabaho pa rin ako. Because I value work. If you are truly a worshiper of God, you will value work. Work, most of the time, is God's vessel by which your blessing will come to you. Ayan ho ba kayo? Yes. Isang bagay po na alam ko, galit ng Diyos sa mga tamad. Kasi ang mga tamad hindi marunong magtrabaho. Ang mga tamad umaasa, palaasa. Kaya sabi ng Panginoon, huwag pakainin ang mga tamad. Kaya kung may mga tamad, magtrabaho tayo. Tingnan niyo ang pastor niyo. Iisa lang ang kamay. But with this only one arm, I labor hard. That's why I am blessed by God. I am blessed by God not because I am a worshiper of God. Not because I'm a pastor. I am blessed by God not because I read the Bible. I am blessed by God because I observe the value, the importance, and the principle of work. Hello? Andyan ho ba kayo? And the greatest example of being a hard worker is God Himself. God introduced work first, then worship. When God created everything, He worked. If God works, God wants us also to work. Amen?